Umaasa ang marami na malaki ang maitutulong ng laboratory test result na ginawa ng Makati Medical Center or MMC sa katawan ni Christine Dacera na may kinalaman sa dahilan at kaso ng pagkamatay nito noong January 1, 2021. Ayon sa report, bago pa man maimbalsamuhan ang katawan ng 23-anyos na flight attendant ng PAL Express, ay nagkaroon ng pagkakataon na isailalim ito sa iba't ibang test na ginawa ng MMC na kung saan ay dinala ang labi ni Christine at declared dead on arrival doon. Matatandaang sa mga nakaraang imbestigasyon, natagpuang walang buhay si Dacera sa bathtub ng room 2209 sa City Garden Hotel sa Makati, dagong tanghali ng January 1, 2021. Sa mismong hotel ang nagkaroon ng year-end party ay sina Dacera kasama ang mga kaibigang flight attendant mula gabi hanggang umaga ng bagong taon. Sa report ng GMA News, may eksklusibong dokumento silang ipinakita at nailabas nga ito noong Martes, January 12. Ayon sa report, 1:45 ng hapon ng January 1 nang ihatid ang katawan ni Dacera sa Makati Medical Center. Sa medical bills na ipinakita ng GMA News, nakasaad doon na 5 test ang ginawa ng MMC sa katawan ni Dacera. Ito ay ang pag-trace kung may illegal drugs tulad ng opium, morphine, benzodiazepine or tranquilizer, cannabinoids or marijuana, ecstasy at methamphetamine. Ayon din sa report, ginawa ang lahat ng test bago pa man ma-turn over ang katawan ni Dacera sa Makati PNP bago gawin ang pag-iimbalsamo. Sa record naman ay nakasaad doon ang oras sa kung saan na ibinigay ng Makati Medical Center ang labi ni Christine sa pulisya bandang alas 6:02 ng hapon. Sa pahayag ng National Bureau of Investigation, Deputy Director for Investigative Services na si Attorney June De Guzman, aminado ito ng malaking contribution ang mga ginawang test at resulta nito para ma-solve ang kaso at sa kanilang investigasyon sa kaso ni Dacera. Pahayag niya, sila ang first-hand na nakaano sa cadaver ni Christine, so most probably may makukuha kaming mga impormasyon. Very valuable ang magiging report ng Makati Medical at tutulungan nila ng forensic findings ng NBI kasi sila mismo pinuntahan nila ang cadaver. Samantala, mayroon naman ng initial report mula sa urine samples sa katawan ni Dacera ang NBI at ilang biological samples, pero ayon sa NBI ay kailangan pa ng confirmatory test. Narito ang dagdag na pahayag ni NBI Deputy Director for Forensic Services na si Ferdinand Lavi. "We were very thorough in the collection of the pieces of evidence, but we will assure you that the discovery of NBI of some organs will lead to a good investigative report." Maaring submit na di umano sa korte bilang supplemental evidence ayon sa NBI kapag lumabas na ang buong resulta ng investigasyon nila. Dagdag pa ng NBI, pwede nang mag-file ng karagdagang reklamo na may kinalaman sa pagkamatay ni Dacera. Ang Makati PNP ay naghihintay din sa laboratory test mula sa MMC. Aminado ang PNP na isang malaking dagdag tulong ang resulta ng mga test para lalong maintindihan ang tunay na nangyari sa pagkamatay ni Dacera at masagot ang mga reklamong inihain sa 11 respondents na tinukoy ng PNP na sina John Paul Halili, Jigo De Guzman, Valentin Rosales, John Pascual de la Serna III, Romel Daluro Galido, Louis De Lima, Clark Jezreel Rapinan, Ray Anglis, Mark Anthony Rosales, Jamir Cunanan at Ed Madrid. Ang ikalawang preliminary investigation ay gaganapin naman sa darating na January 27, 2021 sa Makati Prosecutor's Office sa kasong provisional rape with homicide complaint na isinampa ng pulisya laban sa 11 respondents. Tutok lang po kayo para sa mga updates sa balitang ito.